Hindi namin kayo pinipili. Wala mag-declare pong persona ng grata, nakakahiya kayo. Bakit? Diyan ba ako sa Socorro? O nga naman, sige, declare persona ng grata. Sige, barilin ninyo ako. Tingnan nyo kung hindi maghusga sa inyo ang buong mundo. Na kayo ang mapapatay kay Mr. Glenly Fimangco Ilorico, where in fact you don't have the right. I am here in ancestral domain in Maharlika nation na wala kang karapatan. Kung hindi nga pang pinapalayas ng mga tao dito na kanila ang pagmamayari dito, tapos kayo na walang pakialam, mga tanga, kayo ang magsasabing i-declare nyo ako as persona ng grata, be it! Akala ninyo matatakot ninyo ang isang katulad ko? That is why I call the attention of the municipal mayor of Socorro, including the sanggunyang bayan member, declared me as persona ng grata. Didiscuss ko sa mundo kung ano content. Remember, hindi ko pinahiya ang lugar ninyo. Kaya kung maniwala kayo sa mga taong naging tanga, magiging tanga din kayo na public officials ng munisipyo ninyo. Naunsa mo? Ha? Masaya mo? Bakit? Nakikialam ba ang tao sa atuyay sa inyo? Bago kayo gumawa ng isang bagay, huwag kayong mag-post sa Facebook. Gawin ninyo. E alimbawa, pagapang rumisbak sa inyo, in the name of Maharlika Nation, sa pag-alipusta ninyo ng kanyang currency. Ha? Kapag halimbawa kami, kung hindi kayo naniniwalang mga animal kayo, mapanahimik kayo sa banga. Persona ng grata, persona ng grata, inyo ang atuyay. Socorro lang ninyo, tandaan ninyo. Ha? Huwag niyong angkinin ang atuyay kasi ni minsan, pinakwel ninyo. Papersona, nakaintindi ka muna ng tinatawag na persona ng grata? Pinahiya ako ba ang lugar ninyo? Ha? You have a legal counsel in the municipality. I challenge your legal counsel. Declared me, even though your local government unit, LGU, tingnan natin kung sino ang mapapaya sa mundo na i-declare ninyo ang isang tao na persona ng grata na wala namang kaalam-alam kung ano ang inyong bayan. I am here in Atuyay, Isla Bucas Grande. Ang Isla Bucas Grande, mga kaibigan, andyan yung resort ni Sangko. Nandyan nagniningil sila ng kahit na kamahal-mahal. Kasi negosyante man yan, na ginamit siguro itong si Genesis Dison na ito, na tinatawanan ng kanyang pamilya na tanga. O, di ba? Ikaw, kalagyarin ko sa putik ng kakahiyan ng profession mo, mahihiya ka sa mga estudyante mo. Baka mamaya sabihan ka pa na maputik chair mo na, uy, anong nangyari sa'yo? Sana nga nahimik ka na lang. Naintindihan mo kung ano yung ginagawa mo? Ha? Kayo pala yung mga nag-feedback kay Ka Anton Israel na isang baliw? Di ba? Oh, ngay alam ninyo mga taga Socorro, especially Genesis Meldizon, yung inggit mo, kainin mo yan. Ha? Kahit na 1,000 pa kayo, subukan ninyo. Subukan ninyo. Nga naman nga, katagal na kayo nagreklamo, matagal na ako dito, ilang beses na akong bumalik dito, ne hindi nga kayo makapagpadala ng PNP dito. Ne hindi nga kayo makapag... Wala akong pakialam sa munisipyo ninyo. Nandito ako sa Atuyay, we're in covered of ancestral domain. Na sige, subukan niyong pumasok sa ancestral domain. O hindi kayo magiging trespassing. Akala ninyo siguro matitinag ako sa persona ng grata ninyo? Simple lang na. Ibabalik sa inyo ang kahihiyan ng piece of paper na yan. Unsa man ang persona ng grata ninyo, nagpapatunay na akala nyo nakaapak ako sa lugar mo, ang kinin mo ang Isla Bucas Grande, na yung pag-aari mo, bahay mo lang na tinitirhan mo. Huwag mo akong takuti ng mga ganyan, ha? Mr. Genesis Meldizon,
public teacher ka pa naman, tanga ka, bobo ka pa. O, masakit? Sige daw, di counter attack. Kayo ang nag-umpisa. Remember that you have a false accusation. Ha? Kahit na umayos ako, hindi ako umayos, gamitin ninyo ang lahat ng legalidad ninyo, hindi ko kayo uurungan. Pasalamat kayo. Nakaka-ano pa kayo dito? Nakamenos kayo ng trabaho. Nan, people outside of Socorro and Atuyay will testify except sa mga sinungaling. Ha? Kung sabihin ko pa sa inyo, okay, sige. I challenge everyone. I challenge you. File me. Hindi mag-auhag ka pa. Dagang salamat kung maninghamon ko nga na ay aksyon nga bulahan para ni Ania. Anga lang ang maniwala sa iyo, Mr. Genesis Melbizon. Diba? Para kamo ang maging posit, diba? Kayo ang namamansin na hindi ko nga kayo kilala. Alam ninyo, kami, nagsispread kami ng pagmamahal, pag-unawa sa tao, demonyo kayo. Oh, I will not speak in behalf of Maharlika Nation. This is personal attack against Mr. Genesis Melbizon. Mag-file ka ng kaso, tingnan natin kung sino yung magmamakaawa sa bandang huli. Ang ginagawa ninyo, demolition job, wherein akala ninyo maapektuhan ako, I welcome all negativity. Kaya lang, pasensya kung kapalad ka rin kayo sa kakahiyan ng katangahan ninyo. Ha? Anong ground ng persona ng grata ninyo, sir? Matagal na yan. Muntik na ako pumunta sa municipal mayor's office para nang sa ganun hingiin ko yung persona ng grata. Because I heard the other week, through Bishop, that you wanted to. Ako, ayaw ko ha, matauhan kayo sa katangahan ninyo. Tingnan mo, hindi ko nga pinapansin yung mga negative comments sa mga hinayupak ninyo na mga miyembro. Dito kasi sa Socorro, mga kaibigan, ang daming grupo dito. Maliban lang sa mga mababait na mga grupo. Pero may mga grupo talaga na, kumbaga, ang tawag garbo. Yung mga nahiya dahil sa akala nila sila lang yung magaling. Sila yung mga ripusta. Hindi sila na kaisip ng tama dahil sa kanilang inggit sa sarili. Oy, para makalaman ninyo, ang dami ng mga taga-Socorro ang pumunta dito, kayo na lang ang wala. Diba? O, masaya ka na. Ikaw, Genesis Melbizon, hintayin mo ang kaso mula sa International Tribal Court. Copy furnish. Naawa na ako kay dito sa ko, hindi ko lang tinuloy eh. Ikaw naman ang nag-uumpisa. Hindi ko kayo urungan kahit harap-harapan, sir. Ang isang katulad mo ang magpapabagsak sa muting tinig ng ordinaryong Maharlika, maggapang sa kahihiyan yung sarili mo. Ha? Ako, mabait ako, diplomasya ako makiusap. Nga namang mag-post-post ba kayo? Mag-file na kayo kaagad. Pusasan ninyo kaagad ang munting tinig ng ordinaryong Maharlika. Subukan ninyo. File a case. Ano mang file ang kakaso ninyo? Inahamon ko nga ang National Bureau of Investigation. Remember, this is an independent nation. Way back October 25, 2014. Baka hindi nyo alam ang legalidad dito. Baka hindi nyo alam ang legality. Para at least magulat kayo. Ha? November lang and December ang declarations ng tinatawag na Maharlika Nation as independent nation. Pero natapos ang papeles nito October 25, 2014. Para sa kalaman ng lahat. So, tapos sinamakamak ng bang GK Sayon Karimsi na may tumawag ng bangko na mag-accept. Pupunta na nga dito hopefully ang mga leader ng dalawang bansa na kung saan ay nag-signify na kilalanin ang independent nation ng tribal government and which is Maharlika Nation. Naunsa man mo yung tinapakapakan ninyo na pera, yan ang gagamitin ng isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas. Formal proclamation na lang ang kulang.